Sa kabila ng paghihintay ko, sa katirikan ng sikat ng araw, nawawala ng pag-asa at inakalang trip lang ni Beverly ang lahat, ay hindi ako makapaniwalang totoo na siya ay dumating at nasa aking harapan. Sumakay kami ng tricycle at narating namin ang bahay kung saan ay aking itinurok. Pero bago tayo magpatuloy, kung sakaling ikaw ay bago dito sa aking teritoryo at trip mo ang ganitong klase ng kwento, baka naman, pa-subscribe or follow naman dyan. Palike na rin ang ating story for today kung hindi naman masama sa loob mo. Ito ang panahong hindi ko pa alam kung paano ako tatayo sa aking sariling mga paa o kung paano magiging independent. Maliban sa kailangan ko ang makahanap ng trabaho, dahil kung hindi, malamang nganga ng malala. Kakakompleto ko lang ng aking requirements. Kaya naman porsigido ako na makahanap ng trabaho dahil tila kandila na dahan-dahang nauubos ang aking budget. Tatlo ang alam kong zone dito sa Cavite kung saan ay pwede akong makahanap ng trabaho. Umaga pa lang ay nandoon ako at katulad ng ilang kasabay ko na nagbabaka sakali na ng araw na iyon, makakita ng hiring. At nag-iisip na on the spot ay i-hired bilang kanilang newly employee. Sumasakit sa balat ang sikat ng araw. Upod ang sapatos kakalakad. Pero ni isang magandang balita, wala man lang. Kaya mas minabuti ko ang lobas ng zone, umuwi, at tanggapin sa aking sarili na hindi para sa akin ang araw na iyon. Sa gate ng zone kung saan merong mini-stop, panandalian akong nagpahinga. Nang makarinig ako ng pag-uusap na animo sila lang ang tao sa lugar. At ang boses ay nagmumula sa dalawang babae di kalayuan sa aking kinauupuan. Nakuha noon ang aking atensyon hindi dahil sa ako ay naingayan. Nakuha noon ang aking atensyon dahil ang isa sa dalawang babae maganda. Maputi, may mapulang labi, at kahit hindi siya nakatayo, batid kong yung height niya pasok sa tipo ng hinahanap ko. Kulot na lampas balikat ang buhok at magandang ngiti na nakakadala at tawang tila musika sa aking pandinig. Habang pinagmamasdan ko ang dalawa, nawala sa isip ko ang kailangan kung makahanap ng trabaho. Bagkos ay pumasok sa aking isipan kung papaano ako makakalapit sa dalawa at kahit papaano makilala ang magandang binibini. Kung hindi ako nagkakamali ay pasado alas 10, mag-aalas 11 na noon. At naisipan kong magtanong na lang ng oras. Pero meron naman akong sariling relo. Bukod doon ay may cellphone pa. Baka sakaling lulusot lang. Itinago ko ang aking relo at cellphone sa bag. Lakas loob akong lumapit sa dalawa. At nagtanong ako ng oras. Saglit na tigilan ang dalawa. Nagkatinginan, sabay tingin naman sa relo ng kasama ni Crush at sinabi ang oras. Matapos iyon ay hindi ako umalis. Sa halip, nagtanong ako kung katulad ko ay naghahanap rin ba sila ng trabaho. At oo ang sagot nila. Nagtanong rin ako kung may napasahan ba sila ng resume or bio data. Katulad ko, wala rin daw. Habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila, iniisip ko kung paano ko makukuha ang contact number ng babae na dahilan ng aking paglapit at dahilan ng pagtatanong ko ng oras kahit meron naman akong relo. Hanggang pumasok sa aking pag-iisip ang diskarte na sa inyong pagpapatuloy ay mababasa at inyong maririnig. Tinanong ko ang dalawa kung babalik pa ba sila sa loob ng zone upang tumingin ulit ng job vacancies. At sabi nila, hindi na raw. Dahil mainit na magpapahinga na lang raw sila at uuwi na rin. Sabi ko naman ay iikot pa ako ng isa. After noon, kako pupunta ko ng SM para doon magpalamig at magtanghalian. Dagdag ko pa. Baka sakaling pupunta sila doon, text na lang nila ako at ililibre ko sila.
Nang sandaling iyon ay alam kong wala na silang plano pang bumalik sa loob ng zone. Ang sinabi kong babalik pa ako at iikot ng isa. Ang pag-insert ko ng mall at salitang text nyo na lang ako ay parte lang ng aking plano upang makuha ko ang number ni Beverly. Of course, nang sabihin kong text nyo na lang ako if punta sila ng mall, ay magti-trigger sa kanila upang sabihin nilang paano ka naman namin iti-text. Wala ka namang number sa amin. At gaya ng aking inasahan, ganoon nga ang naging tanong nila sa akin. Bukod sa hindi ko hiningi ang number ni Crush, eh sila ang kumuha ng number ko. Maliban sa isang hindi ko expected, yung kasama ni Beverly, yung matangkad, ang kumuha ng aking number dahil siya ang may hawak ng cellphone ng oras na iyon. Pero okay lang, dahil may magandang nangyari pa rin naman. Kung may tatanong nyo naman kung gaano ako kasigurado kung pupunta ba talaga sila ng mall, ay ang salitang libre. Hindi ko naman sinasabing lahat ng babae mukhang mahilig sa libre. Pero kung makita ninyo kung gaano kainit ng araw na iyon at pwede ka nang magpalamig sa mall plus malilibre ka pa ng lunch, san ka pa. Pero in case na sumama sila sa akin sa kunwari kong pag-ikot pa ng isa sa zone, eh mas may dahilan ako para magkaroon ng contact number ni Beverly. At ito ang sumunod na nangyari matapos ko silang iwan kung saan ko sila nakita. Pumasok ako ng gate 1 pero umikot lang ako at lumabas ng gate 2. Pumara ng jeep at umuwi na ako ng bahay. At eto ang isa sa aking inasahan pero masyadong mabilis at aking ikinatuwa. Hindi pa man nakakalayo ang jeep na aking sinakyan sa gate 2. Nakareceive ako ng text message at nagsasabing sila raw yung nakilala ko doon sa may mini stop. Napangiti na lang ako ng sandaling ito, mga ka-story. At nagtatanong pa sila sa akin kung nasaan na raw ako. Hindi ko muna sinagot ang tanong kung nasaan ako. Ang ginawa ko, nagtanong ako. Alam ko kasing yung matangkad ang kumuha ng aking contact number. Expected ko yung matangkad ang nag-text sa akin. At ang tanong ko, kasama mo ba yung maliit, yung cute, nakakwentuhan mo kanina? At halos mapayes ako nang mabasa ko ang reply sa akin. Hehehe, yes po, ako po ito. Ang maliit at cute na sinasabi mo. Wala po kasing load yung kasama ko na nag-save ng number mo. Halos mapunit ang labi ko sa laki ng pagkakangiti ko. Talaga? Ikaw yan? Ang swerte ko naman. Hindi ako pinalad sa paghahanap ng trabaho. Pero dahil ikaw ang ka-text ko, daig ko pa ang natanggap sa trabaho. Ang reply ko, nako, huwag ka nang mambola. Asan ka na ba? Akala ko ba ililibre mo kami? Natawa na lang ako at sabi ko, medyo na-late kasi yung pag-text nyo sa akin. Malapit na ako sa amin. Hayaan mo at babawi ako. Pero gusto ko, huwag mo nang isama si Tangkad. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako nagtanong ng oras sa inyo para makilala ka. Ang reply ko. At reply naman niya sa akin, ganun, pag-iisipan ko. Hanggang sa nakarating na ako ng subdivision kung saan naroon ang bahay ng tita ko. Simula noon ay naging madalas ang palitan namin ng message. At dahil puros kabulastugan pa, ang tumatakbo sa aking isip, binulastog ko ang aming bawat pag-uusap. Dahil naisip kong sa itsura niyang iyon, malabo siyang magkagusto sa akin tapos parehas pa kaming walang trabaho. Madalas akong gumamit ng salita noon na may dalawang kahulugan. Bagay na tingin ko, nagustuhan niya ang pagiging piliyo at style ko ng pagkikipag-usap. Madalas ko kasing sabihin kapag nag-iinerte siya, kagatin ko manimo eh. At sa kabila noon, patuloy pa rin naman siyang nag-reply sa akin. Hindi lang yun, sinasagot rin niya kapag natawag ako. Gustong gusto kong naririnig ang cute niyang boses
Ayokong aminin pero na love at first sight yata ako sa kanya. At oo nga pala, nalaman ko na rin Viverly ang kanyang pangalan. At hubig siya kay Ina Raymundo. Sa paglipas ng araw na kami ay nagre-replyan, mas nagiging malalari ng aming pag-uusap. At dahil tanggap ko nang walang kami at malabo pa sa Alkitran, ay diretsuhan ko siyang niyaya nang alam niyo na yon. Hindi ako natakot dahil isang beses pa lang naman kaming nagkita at wala akong pake kung hindi na siya mag-text sa akin. Pero sinagot lang niya ako ng bakit, jowa ba kita? Medyo nagulat ako. Pero sinagot ko na lang siya ng edi tayo na. At lagi niyang sinasabi hindi raw ako marunong manligaw. Siguro dahil nga sa cellphone lang kami madalas magkausap. Pero ang maganda kasi noon, kahit ganoon kami mag-usap, alam niya sa kanyang sarili na nakita na niya ako at nakausap pa ng personal. Madalas kong sabihin na magkita kami at isasama ko siya sa bahay. Ano naman raw ang gagawin namin? Sabi ko naman, alam niya na yun. Hanggang naisip ko, bakit kaya niyang sakyan ang ganoong topic? At sa aking lakas loob na pagtatanong, umamin siyang Tasbo na pala siya. At doon ipinakwento ko pa sa kanya kung paano at saan nila ginagawa ang seremonya ng pagpapatulo. High school pa lang daw siya noon at kung saan ay sa boarding house ng kanyang boyfriend. Hindi niya raw kasi nawalayang lumalalim na at normal na lang sa kanya ang lahat. Kumbaga, dala ng akalang okay lang naman dahil mahal nila ang isa't isa at sa pag-aakalang sila na. Ayon kay Bebs, ay niyaya siya ng lalaki na magsama o magpakasal. Ewan, basta nalimutan ko na. Pero hindi pa raw ready si Bebs ng panahon na iyon at ayon. Isang araw, ginulat na lang raw siya ng balita na yung boyfriend niya at kaibigan niya, ikakasal na. Dahil nasundot di umano ng VF niya at nagbunga. Nakakalungkot. Dahil sa kwento niya, sa akin ay parang sarili niya ang kanyang sinisisi. Sabi ko naman, kung talagang mahal ka noon, maghihintay siya at hindi susundot ng iba. Hanggang sa ramdam kong open na siya sa akin. At kahit hindi kami nagkikita, para bang higit na sa pagiging textmate, ang tingin niya sa akin. At doon, ay dahan-dahang binawasan ko ang kalokohan. Naging updated kami sa isa't isa hanggang sa dumating ang araw ng aking hinihintay ang maisama siya sa bahay. Ang tagal din kasi naming naging magka-textmate. Doon siguro kami nakabuo ng relasyon pero hindi naman kami. Wala na rin ako noon sa bahay ng tita ko dahil meron akong naging trabaho at kinailangan kong mag-boarding house. Si Bebs naman mukhang babago pang sinuswerte. Sabi niya ay magpapamedical siya at dadaan raw doon papasok sa amin. Sabi ko malapit na yan sa bahay ng tita ko, yung dati kong tirahan. Sabi ko, after mo magpamedical, susunduin kita. Tara sa bahay. At sagot niya, sige, ikaw ang bahala. Na. Simula noon parang ayoko nang matulog. Alam ko na eh kung ano ang magiging ganap. Nakaka-excite mga ka-story. Inip na inip ako at pakiramdam ko ang bagal-bagal ng oras. Pero sabi naman sa akin ni Bebs, may isang salita siya. Sabi ko kasi baka enjanin niya ako. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Maaga akong nag-good night. See you tomorrow, Bebs. At siya naman ay ganoon din. Ang aga kong nagising, nagkape at nag-good morning. At siya naman, ganoon din. Umuusad ang oras. Nagiging madalang ang pag-reply niya sa akin. Ako naman, nagtiwala na lang kay Bebs. Naligo, nagbihis at mga bandang 9 a.m. nagbiyahe na ako. Noong ako ay nasa jeep, sinabi niyang nandoon na siya sa clinic kung saan siya ay magpapamedical. At sa pagkakatanda ko, 3 beses lang yata siyang nag-reply sa akin. Nakarating ako sa aming meet-up place.
Sinabi kong nasa meet-up place na ako pero hindi naman siya nagre-reply. At ang masaklap, noong nag-miss call ako, nag-ring naman pero biglang naputol. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko noon. Tapos ang init-init pa. Mga 30 minutes na yata akong naghihintay doon, wala pa rin si Bebs. At gumawa na ako ng plano na kung hindi niya ako sisiputin, huwag naman sana. Diretso na lang ako ng mall. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sa isip ko, pinagtripan lang talaga niya ako. At halos-halos sumakay na ako sa bawat hihintong jeep patungo sa mall. Pero nagtiwala akong darating siya. Hanggang sa makareceive ako ng text mula kay Beverly. Lobat kasi ang phone ko. Asan ka? Andito na ako. Kamuntikan na akong mapa-thank you Lord. At mula sa kabilang linya ng kalsada, nakita ko si Bebs. Naka-white siya. Para akong nakakita ng anghel na bumaba sa langit. Ang ganda talaga niya. Ang nasa isip ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Hanggang sa nakalapit siya sa akin. Uy, ano na? Natameme ka na dyan. Saan ba tayo? Ang init dito. Ang wika niya sa akin. Tara, mag-tricycle tayo. Para akong nawala sa sarili. Nawala lahat ng masamang spiritong sumasabi sa akin. At kahit doon sa loob ng tricycle, hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. At alam kong nahalata niya iyon. Alam kong siya ang gumawa ng paraan sa paraang nagtanong siya ng nagtanong kung anong lugar ang aming binabagtas. Pagpasok namin ng subdivision na wala pa sa isip kong bumili ng pangtanghalian namin. Buti na lang. At may nagtayo pala ng kalenderya malapit sa bahay ng tita ko. Matagal na kasi akong hindi na uwi doon at hindi na rin ako dumaan doon bago nakipagkita kay Beverly. Isip ko kasi sa kanalinisan kung sigurado na. Kaya ayun, pagkarating namin, linis muna ako walis-walis saka ako pinatuloy si Beverly. Ayun, kwentuhan habang nagme-merienda. Ang dami naming pinag-usapan, masaya. Nawala sa isip ko ang dahilan ng aking pag-aya sa kanya. Kung bakit kami magkasama. Sabay kaming nagtanghalian. At pagkatapos namin, parang may bumubulong sa akin na kung hindi mo sisimulan, uuwi yan nang hindi ka man lang nakaisa. Ikaw lang ang hinihintay niyan, bilisan mo na. Mga ganoong pumapasok sa aking kokote. Wala kasing upuan doon sa bahay dahil inalis ko. Kaya sa papag na may foam kami nakaupo. Kaya isa-isa ang naging pagkilos ko. Una, ay hinila ko ang lever ng bintana at sunod naman ang pintuan. Wala naman siyang naging tanong at nang aking simulan ang pagpapasakalye ay siya rin namang bawi. At dahil katanghalian noon ni isa ay walang kayang magtago katulad ng iba. Dahil nga araw iyon, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Lalo na nang ibaba ang kalasag na nagsisilbing baluti bago mo marating ang sentrong lagusan. Grabe yun mga ka-story. Kung sa rosas pa, ani mo'y babagong namumukadkad. Ang ganda ng hugis. Texture na hindi kayang tawaran ng halaga. Kung ikukumpara naman natin sa isang lugar, para iyong isang unidentified forest na wala pang sino man ang nakararating. Sinulit namin ang bawat oras na kami ay magkasama. Nagkaiyakan pa nga kami noon dahil bakit kami umabot sa ganoon samantalang kung iisipin ang layo namin. Kumbaga, langit at lupa. Bukod doon, hindi naman kami mag-on. Sabi niya, dahil naging totoo raw ako sa kanya. Kaya ayun, naging kami noong matapos ang ikatlong digmaan. Lahat ng nakakakita sa amin na palabas ng subdivision ay tila batakang taka. Mala lady boss at bodyguard ang magkasama. Takang taka ang karamihan lalo't naka-abresete pa siya sa akin habang kami ay tila sa buwan naglalakad. Mula noon, dalawa o tatlong beses sa isang linggo kami kung magkita. Hanggang sa muli ay manirahan ako sa bahay ng aking tita dahil merong nakitira.
Sina Angie, napasangla kasi ang bahay nila. At nagpaalam sa tiyahin ko na kung pwede, doon muna sila. Wala kaming pakialam ni Babes doon. Wala kaming limitasyon kahit anong oras. Basta gustuhin namin, Gora. Kahit nasa ibaba lang ang mga anak ni Angie, minsan na nga kaming sinubok ng anak na babae ni Angie. Mabuti na lang at nakita ko kaagad siya. At nang makaalis si Bebang, nagtanong pa, ano raw ginagawa ko sa JF ko? Ang totoo niyan ay binala kong tisu din si Beverly. Parang hindi na ako nakapag-isip noon. At gusto kong bigla ay mag-asawa na lang. Pero tulad ng ex niya, parang hindi pa rin siya handa. O dahil kapwa kami, walang stable na trabaho. Nag-iingat din siya. Pero ang lahat pala ng iyon ay may katapusan. Hindi ko alam pero meron kasing nag-chat sa kanya. Sinabi niya yun sa akin at sabi ko okay lang iyon, wag lang silang mag-meet up. Pero nang dahil doon nawala ang kadenang nag-uugnay sa amin. Sinabi niya ang feeling niya taken for granted lamang daw siya. Kahit para sa akin ay nagtitiwala ako sa kanya. Tinapos namin ang aming relasyon sa kung paano kami nagsimula tanghali. Rin yun. At sana raw kaya pa niya. After ng isang yun, hindi na kami muli pang nagkita. Hindi ko na rin siya makontak. Ang totoo niyan, ilang araw din akong nagbaka sakali na makita ko siya kung saan ay dati siyang nakatira. Pero ni Anino ni Beverly, wala. Sa huli ang hirap palang tanggapin. Kahit pala may closure kayo, kapag mahal mo ang isang tao, ang hirap tanggapin. Para akong natamlay noon, parang hangover. Matapos kong matauhan na wala na kami. Iyon kasi ang unang beses sa buhay ko na nagmahal ako ng ganoon. Simula noon, nahirapan ako maging seryoso. Simula noon kapag nagkakajowa ako, sapat na ang makapuntos lang. Hindi ko naman siya sinisisi sa kung paano ako makipagrelasyon ngayon. Anyway, matagal na iyon. At tanggap ko ng ganoon talaga ang buhay. Sabihin na lang nating maaaring sa iisang hilig, nagkaisa kami at ako lang ang na-fall. 6 na buwan lang yata ang naging relasyon namin. Ikaw, kailan ka unang na-fall in love at kailan unang nasaktan?